di come dire da friendship of the blessed Virgin Mary. Coming to this God's body with confidence of us as the Lord for the part of himself. I confess Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have been deceived in my thoughts and in my words, in what I have done. Putting
And for those who put in him their hope, the Lord speaks of his people. Kindness and truth shall be, justice and peace shall peace. Truth shall spring out of the earth, and justice shall look down from heaven. The Lord speaks to his people. The Lord himself will give his benefits. Our land shall yield its increase. Justice shall walk before him, and salvation along the way of his steps. The Lord speaks to his people. Blessed are the poor. Let me
mahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Doon tayo kumakapit sa mayaman eh. Sino sa inyo kumakapit sa mahirap? No? Meron pa ka kayo na lagi ng kasama, mahirap? Doon kayo malagi napunta sa mahirap? Ang pinapuntahan natin yung mayayaman. No? Kaya, kung makapansin po natin, hindi madaling paniwalaan ang salita na Jesus. No? Hindi madaling paniwalaan. Kaya nga, ito yung tawagin po natin ay sabi na natin, may evangelical counsels tayo. Eh. Yung isa sa mga evangelical counsels yun, magito ka. Kaya nga malami mo ini-infuse sa inyo natin. Yung aking pagnatalag po yung araw ng Webes, yun ay para sa pagkatuka. Iisipin nyo na nagtatalag sa ating kapag araw ng Webes. So, madaling sabihin ng bago na may pagkatuka. Hindi ako makayaman. Pero yung pag-finish natin, hindi tumutugot doon. Pero sino may sabi na mapapalad ang mga duba? Sino yung lumala doon? Kaya ka na-absent pag-araw na linggo kasi bakit mag-trabaho? Ba't hindi ka nagsisipa pag-araw na linggo? Kinakailang kuting ka ng pera. Bagaman sinasabi ni Jesus natin, mapapalad ang mga dupa. Mahirap umasok ang mga mayaman sa kaharian ng langit. Pero gusto natin lahat ay maging mayaman. Ayaw namin ang maging mahirap. Kaya, utusin po natin ay may malaking hamon na iyong napakalaking hamon na ipinagkakaloob ng buong ikapan para po sa bawat isa sa atin. Yung ano bang uri ng ating pamumuhay? Yung pag-uri ng ating pamumuhay ay yung pamumuhay pa na mahirap. Magkakapilang gusto ay yung magdadalawang daan na kape. Kape lang yun. Almost mo ng 200 pesos sa isa no? So, yung pinaka mababa, 100 plus, 120 yata. Hindi ko masyado ano kasi. Ako naman ay hanggang instant coffee lang ako. So, bahagi yun ako sa ay makita. At ay pinakamababa ay yung tinatawag ng kape Amerikano. Ano sa Tagalog yun? Alam niyo ba kung ano sa Tagalog ng kape Amerikano? Oh, kaping parako lang yun. Kaping parako lang yun. Pwede kang bumili sa Batangas ng isang kilo ang ano ay 25 pesos. Giling na. Ay, hindi ko lang naman 25 pesos na yun. Matagal na akong hindi nakabibili. So, kasi bago mo maubos yung isang kilo, mahaba-haba. Mahaba-haba. Kalimitan. No? Ayaw ng kapay. Kapag para ako. Gusto yan eh, kape Amerikano. Pero bahagi mo, no? Bahagi mo lang ang susin. Sabi nga ako ni Paul Sanchez, no? Ay kung talaga iipunin mo yung mga taong palagi nagkakapin ng 200,
ay 200 plus 365. Parang ang kanyang kwenta ay ulit. Parang maabot na sino magaling ko sa pan? 200 times 365. Kulang-kulang 20, hindi ako nagkakamali. So, yun ay isang kape, bawat araw. For the period of 365, 3 times 2, 6. Ano mga magkano na? Medyo mahina ako. Pero kwenta niya kasi ay parang medyo mataas yung kanyang kwenta. So, kasi sabi niya, hindi ka lang naman kung magkakape. Bibili ka pa rin ng konting cake. So, pero maliit mo yung bahagi. So, pero bahagi mo na kung saan ay tayo ay hindi ito. Hindi, parang problem ko kasi 200 times 100 equals 20,000. Di ba? 20,000 mo na 20,000. 200 times 2. Kapag times 100? Ha? 20,000. For the period of 1 year, so, 60. No? Tama ba? So, 365 eh. Di ba? Oh. Biro ko yun. But anyway, sabi mo nga yun, ano natin? Hindi madali yung pag sinabi na mababalag na mga tuka. Mababalag na mga tuka. Kasi sabi na natin na i-commission yung lifestyle natin ay lifestyle natin yung pangmayaman. So bahagi yun ang mga sari tayo niya hapag. Kaya na, sabi mo nga, ay sana po ay makita po natin na alit ay patuloy naman tayo umilos para sa mga activities, lalang-lalang para sa mga mukha. Yun ang palagi ko nga mag-isip tayo ng pwedeng mga programa para sa mga mukha. So, para po yung ating programa ngayon para sa mga mukha, at least na nagagawa natin, ay alin, yung pagkakamog natin, pag-aral ng Webes. Kasi sabi ko ay isang mukha ng mga mukha ay mga mahirap, mga may sakit, mga nag-aalaga sa mga may sakit. Yun po isa sa mga mukha na hindi. Pero yun po ay panalangin. Kinakailangan pa rin natin kumilos na masabi natin ang ano ay kumikilos para sa mga mukha. Kaya, bahagi ko, hindi yung nire-respect natin na limbawa, pagkapi ka ng 200. Hindi yung namin nire-respect, pero yung sabi na yun, ang katalunan, yun ang katalunan ko na yun. Do we have programs for the poor? No? May programa ba tayo para sa mga duka? Nag-iisip ba tayo ng programa para sa mga duka? Nananalangin ba tayo sa programa para sa mga duka? So, sabi ko nga po, sana tulungan niyo akong mag-isip at manalangin. No? Kasi wala mo tayong programa. Wala mo tayong programa. Sana po yung makapag-isip tayo. Nalit na sana ay maging visible sa ating parokya. Maging visible sa ating parokya. Yun ang kailangan natin. At sabi nga, ito ay nagsisimula rin sa
kasama. Kasi kung isa na yun, sinasabi namin ay wala tayong panahon. Well, hindi natin masasabi na tayo mga makadupa. Why? We do not have the time. Wala tayong panahon para sa mga duka. Paano kung maging makadupa? Wala tayong panahon sa mga duka. Paano masasabi na tayong makadupa? Wala tayong programa sa mga duka. So, ito po yung malaking hamon. Kaya, bahagi yun ang pusa ay pinapamamit na po may kapal na rin. Ang tulad na yung pinagin mahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng lahat. At ano yung magiging pagkilos natin? Katulad ng mga alam natin, ay inaasyon na yung Jesus natin. Yung mga bigay ng sarili, nagbigay ng panahon, mga nagbigay na importansya na kahit na iwanan ang kanilang mga itinuturing na kayamanan, pamilya, asawa, anak, kabatid, magulang, para sa pag-aaral ng Diyos. Kasi yun ang pag-aaral ng Diyos eh. Kaya po, yung kong tinatawag ng beatitudes, may mabigat na hamon para sa bawat isa sa atin. Kaya di po, may pinagdiriwan din ang nangyari, ang paging reyna ng Maria. Bakit siya naging reyna? Kasi kasama niya sa Jesus. Pag hindi siya marangyang kalagayuan, wala naman siyang corona. Ano ang kanyang kaharian? Hindi ang kaharian ng kanyang anak. Ang pag-aari ng Diyos. Na kung saan ay makita po natin. Ano pang ginawa niya? Bakit siya naging reyna? Gawa ang kanya, walang asawang paglilingkod sa kanyang anak na aming Panginoon sa Kristo. Nandiyan siya palagi. Readily available for the poor sa mga nangangailangan. Sa mga nangangailangan. Kasi yun po siguro yung patuloy natin. Kaya siguro nga po, hindi pa tayo makagawa ng mga paglalakas ng mga programa at pangpastoral. Kasi siguro pinakailangan lang talaga lang tayong magdasal. Pinakailangan siguro mo tayong magdasal. Kasi yung ating 7-7 ay naghihingalo na nga kumisan sa oras. Isang oras na yun. Isang oras na yun. Tuwing araw ng Huwebes. Alam niyo, one time, ito nakalipas sila ng mga araw. May nagsabi sa akin, Father, kasi gusto namin sa parokya namin, yun ang kanyang, hindi ko na sabihin mo sa parokya, gusto namin magkaroon kami ng peya. O bago naman kasi, o kami na lang po yung walang peya doon sa katabi namin. Sabi ko eh, magkaroon na kayo ng peya. Maganda yan, magkaroon kayo ng peya, pero may magtatanggol ba sa inyo? May magtatanggol ba sa inyo? Pumunta ka sa katabi ng inyong mga parokya. Pumunta ka doon sa mga peya. Tingnan mo kung mayroong nagtatanggol. Mahirap ko talaga. Mahirap ko talaga na magtanggol. Maliban na lamang kung lagyan ko yung security guard. Pero at iso ay isang pangatlarin natin na ito. Sana makita natin yung ginagawa natin yung ngayon. Para ito sa mga duka. Para ito sa pag-aari ng Diyos. Ito ay para din sa pamamagitan ng mahal na Birang Maria natin. Nagmamadaling tumulong sa kanyang pinsang Elizabeth. Na tumigil sa kanya ng anil na ilang buwan.
Pagtukwa para sa mga si Elizabeth sa kanyang pangalan. Subukan mo yun na patawagin mo natin na may nangangarap, may sabi ka natin yung pagkabatid ng nangangarap ay may isa rin bahagin mo sa ang kinakailangan ng gabayan ng ilang bilang tulong physical and spiritual kasi magdata ng tao lalo na yung tinatawag natin yung pinaka trimester na yung kasi yung pinaka delikado pero yun bigyan nyo natin kasi yan nga, ito yung patuloy ko hinahamak kayo kasi maging parami ng pag-ilos. Sana ko ay sa inyo mismo umusbong. Kasi ayaw ko magsimula kasi baka sabihin ko na ito ay programa lamang. No, it should come from you. Parin siya na ito. Ito yung programa namin para sa mga lugar. At sana din po, yung 7-7, kahit na ito lang muna, pagbili namin sa intention na sana ay hindi lang matatapos during my term. Pero sana ay magpatuloy. Magpatuloy. Kasi at least, hindi ko tayo nagsimula na masabi natin na may programa tayo para sa mga duka. Every week! Huh? Every week! May programa tayo sa mga duka every Pasko. Pero iba yung every week. Masabi natin na ito ay constant program natin. Ongoing program. Kaya bagay mo na kung sa'yo na sa Epiphany News, nasabi ko sa inyo namin, kapag ayun tanong sa inyo, anong programa nyo para sa mga may duka? Pwede ko sabihin ito, kasi yung programa sa mga duka. And bagaman isang oras sa loob ng isang linggo ang inilagay nito para sa panalangin sa mga duka, sana hoping na sana po ay ito ay lumago at sana po ay magkaroon tayo ng pagpapalakas pero sinisimulan muna natin sa panalangin. Sinisimulan natin sa panalangin. Sana po may iba pa ang mga pag-ilos na pwede natin isa katumpar. Kasi nga po ay bahagi ng pagtugon ay pinapahay na po sabi nyo ito ay magsakripisyo para sa paghahari ng Diyos. At yung pagliwanag ng paghahari ng Diyos yan ay dapat ay malalim natin kasama ang mga duka. Hindi lang mga mayayaman. Mayayaman ang mga duka. Mayayaman ang mga duka. Kaya yun nga lamang po, Mr. Mas mahirap kasi yung makasama yung mga duka. Sabi na natin, because it will require additional time and effort. Sabi mo, I think, mga 7-7 eh, no? Talaga, magbibigyan ng oras para sa kanila. Para sila patuloy na yung panalangin, yung mga may sakit, at yung mga nag-aalaga sa mga may sakit. Pero sana na, marami pa. Sabi ko, marami ang pwede eh. Kung dalimbawa ng ano, Eskola Sintra. Kung dalimbawa ng ano pa, na sabi nga ho ay
Sabi ko, isa, alam na kalimitan na sinasabi, Madam, trabaho niya ng gobyerno. I mind you. Yan ang trabaho natin bilang mga Katolikong Krista. Hindi lang yung trabaho ng gobyerno. Trabaho natin yan bilang mga Kristiyano at Katoliko. Bakit? Ang turo rin, mahalin mo yung kapwa kaya na yung sarili. Mahalin mo ba na yung kapwa mo walang trabaho? So, ano gagawin natin? Isa na yung makapagbalangkas ng mga programa. Pampastoral. Para sa mga bagay na ito. Hindi mo namin naalaw yung trabaho ng gobyerno. Hindi namin naalaw yung trabaho ng mga gobyerno. Pero talagang din yun. Tayo bilang simbahan. Anong ginagawa natin? Para sa mga tumahan. Yung pag-alay na ng mahal na Mering Maria rin. Sabagat siya ay may puso para sa mga apat at mga dukha. Yun ang pagkilos ng mahal na Mering Maria. Kaya bagay na kung saan ay yung kanyang papuri na ipinahayag at yung kanyang mismong buhay na ipinakita niya ang kanyang walang hanggang paglilingkod sa Diyos at sa mga mga apostoles at mga tumutugon sa panawagan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Kaya natin na tayo ay samahan ng mahal na Mary Maria sa kanyang pagre-reyna na bakit kasi ito pa. May pagkilos tayo, particular para sa mga dukha. Kasi doon natin may papakita yung hamang na Jesus namin, sila yung higit na nangangailangan na ating tulong. Hindi naulugan na wala na ating kailangan. Pero yun yung malaking kagalang ano ang pwede namin gawin para sana ipatuloy na makita natin na may mga programa tayong pagpastoral para sa matatukha. Malipat yung ating 7-7. So pag-usap tayo, pinihintay natin ang tulong ng mahal na Mering Maria. So baga, para tayo ay kabayan. Kasi yun ang magiging bahagi ng ating pagkilos. Kasi, well, siguro sasabihin ngayon, bakit kami tumutulong sa kapwa namin, bilang mahirap? Yes. Pero hindi yan yung mukha ng simbahan. Pwede sabihin mo yan ay personal mong pagkilos lang. Pwede mo rin sabihin na may ibang agenda dyan. Ba't ang tumutulong sa kapwa mo? Maaaring sabihin siya, mas ikaw mag-anak ko. Kaya ka tumutulong dyan para may kapambika. Kaya ka tumutulong dyan ay maaaring para iboto ka. So, pero kapag may pagkilos para sa simba, na ito yun. Hindi maniwala ng pagpapakita ng alay, ito'y bahagi ng pagkilos na alay, out of faith, bilang isang simbahan. Kasi yung pagtulong mo sa iyong kapwa, may kulay ko eh. At hindi umalis na yung ibang pagpapakita, maaaring tumingin na may kulay. Kahit na sa iyo wala. Pero kapag nakita natin na may programa tayo, headed and being David in the church, maniwala ko, ito ang pagkilos namin. Gawa ang ating
As you observe it. Thank you.
study.